Tingnan mo, inihila ng lalaking ito ang hawakan ng upuan. Ngunit hindi gumagalaw ang hawakan ng upuan. Hindi maintindihan ni Jae-chul. Noong nakaraan, nahawakan niya ang isang bakal na tubo na naging spiral. Ngayon, bakit hindi? Hindi siya naniniwala. Kaya ginamit ang dalawang kamay. Pero maayos naman ang hawakan ng upuan. Si Jae-chul ay lubos na nalilito. Iniisip niya kung hallucination ba yon. Bigla. Isang banggaan ang naging dahilan upang tumagilid ang boss. Gumapang ang lahat palabas. Ngunit natuklasan ni Jae-chul ang isang babaeng walang malay. Gusto niyang iligtas ang mga tao, ngunit hindi niya maitulak ang upuan palayo. Sa isang kritikal na sandali, naalala niya ang mystical potion na ito. Nagpasya siyang lunukin ang isang tableta. Muli, nakaramdam ng pagkahilo si Jae-chul. Pagkatapos ay hinila niya ang isa pang upuan. Si Jae-chul ay matagumpay. Nabasag niya ang windshield, matagumpay na nailigtas sila. Kinunan ang video ng mga nakasaksi ang eksena. Ngunit tumalikod siya at tumakbo patungo sa sasakyan. Dahil nasa sasakyan pa ang pera. Isang pagsabog ang nagtulak kay Jae-chul palabas ng ilang metro. Sa pagtingin sa mga piraso ng pera, ang puso ni Jae-chul ay parang kutsilyo. Ang pumupuri sa kanyang mga kabayanihan. Ngunit para sa kanya, walang saysay ang mga bagay na ito. Umalis si Jae-chul sa eksena, naghilamos lang ng mukha at kumain. Kailangan niyang mag-isip ng sasabihin sa asawa. Naging mainit sa internet ang mga video niya sa pagliligtas ng mga tao. Inahanap ng online na komunidad ang bayaning ito. Naisip ni Jae-chul na katawa-tawa ito. Ngunit nang marinig niya ang balita ng gantimpala, nanumbalik ang kanyang loob. Pumunta si Jae-chul sa istasyon ng pulis. Naitim din niya ang mukha niya. Gayunpaman, hindi rin naniniwala ang pulisya na siya ang bayani ng boss. Gusto pang magpaliwanag ni Jae-chul. Dahil dito, may pumasok na ibang tao. Para siyang bayani. Tingnan mo, ito ang 15 tao na nagsabing siya ay isang bayani ng boss ngayon. Ikaw ang 14. Siya ang 13. Umalis si Jae-chul, parang kailangan niyang humanap ng ibang paraan. So, tumingin ulit si Jae-chul sa potion. Para malaman ang bisa at tagal ng gamot, uminom ng isa pang tableta si Jae-chul. Matapos ang isang mahilo, hinampas niya ang kahoy na kahon sa mesa. Muntik nang mamatay si Jae-chul. Binuksan niya ang ref para kumuha ng ice cubes. Ngunit nasira ang hawakan ng refrigerator. Ang gamot ay tila may mabagal na epekto. Pagkatapos nito, sinubukan ni Jae-chul ang kanyang kamay sa kawali at pagkatapos ay ang kaldero. Wala ni isang palayok sa bahay ang naiwan. Tumingin si Jae-chul sa orasan, 3 minutes na lang ang nakakalipas. Kumbaga, mga 3 minuto lang gumagana. Upang kumpirmahin at suriin ang iba pang mga katangian. Nakahanap si Jae-chul ng ilang tao. Isang kriminal ang nakatagpo sa kanya. Tumakbo siya palayo, pero hindi naman nagmamadali si Jae-chul. Inayaan mong tumakbo ang lalaking iyon ng 50 yarda. Pagkatapos ay lumunok siya ng isang tableta. Itakda ang oras sa 3 minutong countdown timer. Mabilis na nagkakabisa ang tableta. Umakyat si Jae-chul sa pader, na nagpapataas din ng lakas sa paglukso. Ang bilis din ni Jae-chul. Kahit ang kamera ay hindi makasabay. Naabutan ni Jae-chul ang kriminal. Isang sasakyan ang biglang humarang para harangan ang intersection. Bumaba ang isang grupo ng mga tao. Nakaharang si Jae-chul sa harap at likod. Pero nakipagkulitan sila sa maling tao. Madali silang matamaan ni Jae-chul. Ang mga magnanakaw ay binugbog. Nakaisip si Jae-chul ng paraan para kumita sila. Pulis na nag-iimbestiga sa mga underground boxing match. Sa gabi, siya ay naging isang katunggali. Good lang kaya niya. Ngunit ang kalaban ay maraming beses na mas malaki. Binugbog siya na nakahandusay sa lupa. Nang akala ng lahat ay mabubugbog siya hanggang mamatay. Pagkatapos ay mahiwagang sinuntok niya ang kanyang kalaban. At ang sikreto ni Jae-chul ay nasa baso ng tubig. Walang tubig dito. Ito ay isang gayuman na nagpapataas ng lakas at bilis. Sa tagumpay na ito, madaling nakakuha si Jae-chul ng 0.1 milyong won. Kaya may renta siya ngayong buwan. Pero nang tanungin ni Kim, kailan ang susunod na laban? Sabi ni Jae-chul wala nang next time. Kasi, minsan lang niya ginawa. Gayunpaman, sa auditorium ngayon lang. May lalaking nakatingin. Muling lumitaw si Yongdae. Sinabi ni Jae-chul na kahit mamatay, hindi gagawa ng underground boxing. Pero sabi ulit ni Yongdae, this time is a genuine job and high salary. Sumunod naman si Jae-chul na kalahating naniniwala. Yan ang sikat na jookooksong sa mundo ng boxing. Hinayaan niya si Jae-chul na maging isang professional na boksingero. Bagamat tinakpan ni Jae-chul ang kanyang mukha,
Ngunit nakilala niya ang pagkakakilanlan ni Jichul. At ang binanggit niyang pagkakakilanlan ay hindi kriminal na pulis ni Jichul kundi ang pagkakakilanlan noong 15 taon na ang nakakaraan. Si Jichul ay dating isang mahuhusay na martial artist. Siya ay naging isang sikat na boxing champion. Nang maglaon ay mayroon ding isang mahusay na estudyante. At dumating din ang labanan ng guro at estudyante. Ngunit ito ay isang laban sa boxing. Biglang tumigil sa pakikipaglaban si Jichul. Nawala siya dahil dito. Baliktad ang buhay niya. Siya ay naging kahihiyan ng boxing, nakalimutan ng mga tao. Ngunit 15 taon na ang lumipas. Sa hindi inaasahan, may mga nakakaalala pa rin sa kanya. Alam ni Kook Sung na si Jichul ay hindi madaling umamin ng pagkatalo. Gusto niyang makita si Jichul pabalik sa taas. At sa sinseridad, inalok niya si Jichul ng contract fee na halos hindi niya kayang tanggihan. 1 bilyong cash iyon. Pero tinanggihan pa rin ni Jichul ang level dahil pagod na siya sa paghabol sa kasikatan at tubo ng ganoon. Isa siyang Peking martial artist. Ang pagbabalik ay magiging parang biro. Gayunpaman, may nangyari sa kanyang anak na babae. Nakipag-away pala siya sa kaklase niya. Nabali ang braso ng kanyang anak. Insulto muna ng kabilang partido ang kanyang anak. Pero dahil unang natamaan ang anak, humingi na lang ng tawad si Jichul sa kanila. Sinabi ng kabilang partido na nabali lang ang braso ng kanyang anak. Pero sira ang bag ng anak ko. Nangako si Jichul na magbabayad para sa isang bagong bag. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng 1.2 milyong won. Pero kailangan lang pumayag ni Jichul. Sobrang taas kasi ng status ng kalaban. Para sa kapakanan ng kanyang anak, nilunok niya ang kanyang galit. Sa pagtingin sa kabilang partido na nagmamaneho ng isang marangyang kotse, ang kanyang anak na babae ay maaari lamang sumakay ng bus. Lalong nalungkot si Jichul. At ang dahilan ay dahil wala siyang pera. Iba ang iniisip ni Jichul tungkol sa pagpirma ng kontrata. Ngayon, maaari niyang bigyan ng ibang buhay ang kanyang asawa at anak. Kinumbinsin niya pa rin ang sarili niya. Pumirma siya ng kontrata para makakuha ng 1 bilyong cash. 7 games, ito ang kondisyon ni Emoju. Ngunit nagsalita si Jichul ng matatapang na salita. Hindi, mananalo ako sa lahat ng 7 laro. Iniisip ni Jichul na hindi siya magagapi. Pero hindi niya alam, alam ni Emoju ang sikreto niya. Pero ngayon, nakuha na niya ang pain. Ang bitag na ginawa ni Kook Sung.